Ari. Naiinip na naman si Katravel. So, gagawa ako ng masarap na merienda. Ito. Talagang paborito nyo kasi sa Jollibee nyo lang ito nabibili. Una sa kapo natin guys ay itlog, asukal, at saka mangga. Wala tayong mangga rito mabibili. Fresh na mangga eh. Kaya itong gagamitin natin. Mango juice kasi napaka-fruity ng juice dito sa Europe eh. Saka ito tinapay. At cornstarch. So, sisimulan natin ang paggawa guys. Itong tinapay, tatanggalan natin itong paligid. Kasi hindi matitigas yung mga paligid ng tinapay eh. Ito, yung mga girigid niya matitigas yun eh. Kaya tatanggalin natin niya isa-isa. So, tatabi lang muna natin yung mga natin. A few minutes later. Kasi pag hindi siya fresh kasi, may tendency na magbe-break yung gilid. O hindi maganda yung pagka-form ng natin, ng recipe natin. So, yun lang. Tatanggalin na natin yung mga gilid-gilid. Ayan guys, napaka high-tech talaga ng dito sa iyo. Kasi wala akong roller, ito, gagamitin natin suka. Mabigat eh. Lalaparin na natin. Wala ka tayong roller eh. Wala naman, ako lang makakain ito. Wala tayong ruler kasi, hindi tayo nakabili ng ruler eh. Kaya ganito na lang. Ayan guys, malapad na siya. Para na siya, yung tawag dyan. Basta ganun yun. Tatabi na muna natin dito. Kaya ka lang muna. Okay. 1 minute 37 seconds later. Mango. Ito na yung pinakamangga natin. Wala tayong mangga eh. So ito na yung gagamitin natin. Pinakamangga. Puti-puti pa yung mga bani. Ayun, malapot po yan. Kasi iba yung juice nila dito eh. Sabis? Parang talaga yung piniga na mangga. Lutuin na natin yan hanggang sa lumapot. Lagyan pala natin ng punting asukal para mas tumamis pa. Kasi hindi pa siya tumatamis eh. Parang natural lang yung tamis niyan. Lagyan natin ng mga isang kusarang asukal para fruity-fruity talaga, matamis talaga siya. Kasi okay, malapot na nga. Tapos pag medyo malapot na yan, mamaya, nagtunaw po tayo ng cornstarch para mas lalo lumapot pa siya mamaya. Ito yung pang natin dyan. Additional ingredients natin. Yung all purpose. Yung for starch. Daga na. Lalagay natin ito mamaya pag medyo malapot na siya. Dahil po guys, nagre-reduce na po siya. Lumalapot na po siya. So ilalagay lang natin ito mamaya yung for starch natin. Para mas lumapot pa. A few inches later. Yan guys, malapot na po siya. Palaputin pa rin natin ito na ano siya. Para pwede natin siyang ipalaman dun sa bread. A little later. Ganito na po siya kalapot guys. Ganito na po yung picture na. Pwede na po ito.
Pwede na po. So, patayin na po natin yung apoy at palamigin na natin. A little longer than a few minutes later. Babatiin na natin ito. Kasama ito sa frangin. Gagamit din ito ano, pampakapit ng tinapay. So ganito lang po yung gagawin natin guys. Since malamig na yung ano natin, yung texture natin kanina. So, luto natin yung mangga. Lagay na natin dito. Mangga po yan, mangga talaga. Sarap, hindi lang basta mangga, masarap na mangga. Tapos ito naman guys, yung itlog na binati natin. Ito yung papakapin natin. So lagyan natin itong mga gilid-gilid ng tinapay. Much later. Mga buddy, magpuprito na tayo ng ating merienda. Sarap po yan guys, konti lang kasi ako lang naman eh. So, puprito na natin yan. Ayos ba? Mukhang masarap. Dalawa kawali ko eh, kawali ko isa. Mga badi. Pagdating unang sanang. Siguro pa na sa 1 to 2 minutes lang yun. Ano kasi baka na naman makamaya ang tumili. Titingnan-tingnan lang. Much later. So na yun guys. Crispy po. Kaya natin. Wow. Mango. Ayun nga yun. Luluto. Mango guys. Sarap. Much later. Ano po eh guys, so switch mo na natin. Hindi na natin yung switch yun. Mainit pa yun. Manggang-mangga talaga.